Siyempre, Kuya Mark, sa ating pong mga kababayan na nais pong magtanong sa ating palatuntunan, by text na lamang po ang inyo pong mga tanong sa ating text line. At siyempre, makapagtatanong din po kayo sa ating mga chat box, sa ating social media stream. At yung pin, nakapin po yung ating Zoom link para rekta on video, on National TV po kayo makapagtatanong kay Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, may mga natin na tayong tanong last week. Okay. Magbibigyan natin ng panahon. Number one, si Fred Kuti, ng real estate ay naibigay sa mga anak. Pwede pa bang bawiin, Kuya Mark? Anong klaseng pagbigay? Depende yan. Yung pagbigay, kung if it is in a last will and testament, don't forget, pag last will and testament ang pagbigay, anytime pwedeng bawiin yan. Kasi the effectivity of the last will and testament will only takes place only upon the death of the decedent. Habang buhay pa yung owner or yung decedent or yung testator, buhay pa, anytime pwedeng baguhin yung last will. But kung true donation, depende din yan. If the donation, is it an absolute donation or a conditional donation? Pag conditional donation, pwedeng bawiin ang pagbigay ng property. Ano yung klaseng conditional donation? For example, ibibigay ko itong lupa na ito doon sa Tagaytay. 1,000 square meter na lupa sa Tagaytay. On a condition na tayuan nila ng bahay within two years. Paano kung hindi na tayuan ng bahay within 2 years, pwedeng bawiin yung deed of donation? Pag conditional. But kung absolute donation na, pagbigay ng property is an absolute donation, hindi na pwedeng bawiin yan. Alright, kasi ang ating napaksa last week yung Mark, may kaugdayan sa batas sa mana. Mana, pagbigay ng properties, ganun. Alright, si Bertel Rosa, posible po ba kayo Mark sa Pilipinas na bigyan ng mana ang mga alagang, alagang hayop? Pwede sa, ba yun? Sa ibang bansa, may nabasa akong isang article, isang mayaman doon sa UK, yung kanyang property, mayaman siya, batulas siyang pamilya, binigay niya sa kanyang aso. That was in, maybe valid yan sa British law, but in the Philippines, no. Kailangan, ang bigyan mo ng mana, kailangan tao. May rule sa mana. Ang una is yung mga compulsory ears mo, yung mga, kung wala talagang ears mo, yung collateral relatives mo, kung wala talaga yan, state, mabalik yan sa state. Ibig sabihin, kung wala kang pamilya, ibigay mo lahat ng properties mo sa aso mo, ang aso walang capacity to accept. Ibig sabihin, yung property mo mapunta balik sa ating government. Sana all aso. Di ba? Mabuti pa yung aso kayo, Mark. Kasi may mana. Yung pagmamahal kasi ng hayop sa tao is unconditional love. Ang pagmamahal ng hayop sa tao, for example, aso, pusa, iba sa pagmamahal ng tao. Minsan ang tao nagmamahal, may kondisyon. But pag ang aso ang nagmamahal, ang pusa ang nagmamahal, walang kondisyon. That's why minsan yung mga mayayaman na nakita nila yung pagmamahal ng kanilang alagang aso, doon nila ibigay. But under the law, kailangan tao ang bigyan. Kung ibigay mo yung properties mo sa aso mo, sa pusa mo, balik yan sa ating government, yung mga properties mo. Paano kung tao na ugali aso? May ibang ganun. May tao na yung ugali, hindi makain ng aso. Ayan. Yun. But kung tao, ugaling aso, okay yan. Kasi ibig sabihin, loyal siya, friendly siya, unconditional siya magbibigay ng pagmamahal ang kapwa niya tao. Pero nangagagat ang aso ko yung Mark. Minsan nangagagat kung saktan mo. Pero kung alagaan mo, bigyan mo ng pagmamahal, hindi ka saktan yun. Bigyan ka ng times 10 ng pagmamahal na ibibigay mo sa kanya. Bueno, napupunta na tayo sa usaping aso.